Taimik! Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po ako mahal na paraon. Napulagot! Ang Diyos ang magbibigay sa paraon ng kapayapaan. Ako raw ay nakatayo sa pangpang ng ilog Nilo. May pitong magaganda at matatabang bakang umangon sa ilog at nanginain. Walang ano-ano'y pitong mga baka na payat. Pinakapangit sa nakita ko sa buong Ehipto ang umahon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka. May nakita rin akong pitong uhay sa isang puno ng trigo na hitik sa hinog na butil. Sa puno rin ito, may sumibol na pitong uhay, ngunit lanta, napakapayat na mga butil, at tinuyo ng hangin silangan. Kinain ng mga payat na uhay. Iisa lang po ang kahulugan ng panaginip ninyo. Ang pitong matatabang baka at pitong matatabang uhay ay parehong pitong taon ng kahulugan. Ang pitong payat na pangit na baka at pitong payat na butil na uhay na pinatigas ng mainit na hangin na galing sa silangan ay nangangahulugan po ng pitong taong taggutom. Ipinahayag sa inyo ng Diyos kung ano po ang kanyang gagawin. Sa loob po ng darating na pitong taon, magiging labis ang kasaganaan sa buong Ehipto. Pero pagkatapos, pitong taong taggutom ang susunod agad na parang hindi nakaranas ng kasaganaan ng mga tao. Magugutom ang Ehipto. Kaya ngayon, mahal na paraon, kapag sa panahon ng kasaganaan hindi kayo naghanda para sa panahon ng taggutom, ang Ehipto ay hindi maililigtas. Hindi magugustuhan ng paraon ang sinabi niya ngayon. Bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa kanya ang matagal nating hinahanap na Espiritu ng Diyos? Hindi nagalit ang paraon. Dahil sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, Jose, wala nang hihigit pa sa iyong karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa pangangalaga ng ani na itatabi para sa panahon ng tagutom. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Pangalawa lamang sa akin at susundin ka ng lahat. Hindi ako makapaniwala. Oo nga, mula preso, naging gobernador siya sa isang iglap.